kulay na mural tampok ang mga ninunong Aida at magagandang tanawin ang bubungad sa mga papasok ng Porac Pampanga ngayong Independence Day. Obra ito ng Porac Young Artist mula edad 13 na galing sa iba't ibang mga barangay. Katulong ang Porac Tourism Office at award-winning visual artist na si Hermie Pineda. Bukod sa mayaman na kultura ng bayan ng Porac, ang mural ay sumentro rin sa mga frontliner kung saan ipinakita ang sakripisyo at dedikasyon sa kanilang mga tungkulin. Naging pugmayan at malagwa ang pamaglaban tamo. Sabi niya, naging magaan at mabilis ang paglaban sa pandemya dahil sa pagkakaisa at dedikasyon ng mga frontliner. At dito po nag-umpisa ang konsepto at ideya na magka-mural painting. Sa Porac Bay Walk, maaalala ang kasaysayan sa installation art kung saan inspirasyon naman ang EDSA Monument na may rice plantation pa sa harapan. Ipinamalas naman ng mga estudyante mula Florida Blanca ang kanilang galing at pagkamalikhain sa paggawa ng sariling bersyon ng watawat ng Pilipinas na tinawag nilang Indigenized Philippine Flag. Sina Macy Baños at Tisoy Bacani na mga estudyante ng Nabuklod Elementary School. Gumamit sila ng recycled materials gaya ng hinabing pinatuyong dahon ng saging, mga coconut shells para sa walong sinag ng araw at tatlong bituin, pinatuyong bulak para sa puting tatsulok ng bandila. At dahil culinary capital of the Philippines, tampok din ang iba't ibang sweet treats na makabayan ang dating ngayong Independence Day. Ang patisserie chef na si Fatima ng lungsod ng San Fernando gumawa ng cake, chocolate cake pops at cookies. At ang highlight sa kanyang mga ginawa, ang fondant decorations nito na hango sa Philippine flag. Sa Iloilo City, agaw pansin ang bandila ng Pilipinas na gawa sa mga inibong food packs sa harap ng isang mall sa Iloilo Business Park. Nagtulong-tulong din ang iba't ibang business sector para sa isang donation drive para sa mga piling pamilya sa lungsod. Idinaan naman ng isang seaman na si JP Basera Magdo ng Iloilo sa kakaibang obra maestra ang paggunita sa Independence Day. Ang tambak ng kanyang mga labahin, ginawa niyang mukha ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pagpupugay niya ito sa isa sa mga bayaning Pinoy na malaki ang ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Reese Rutao, ABS-CBN News.